Lahat naman tayo guys nakakaramdam ng pagod. Yung mindset ko is malayo pa naman yung deadline. 8 hours of my duty, yung lahat-lahat ng mga task ko, lahat ng pinapagawa ng manager namin, lahat ng mga guest requests, quotations, billing statements, ganun, reservations, and all that. Talagang nagmumultitask ako. This is based on my experience. Sana talaga maging motivation mo ang video na ito para gawin mo na ang lahat ng mga pending activities mo, pending workloads, at lahat ng mga to-do list mo na dapat pinaprioritize mo. Gusto ko lang talagang i-share sa inyo kung paano nga ba maiiwasan ang pagpo-procrastinate. It's Megan Kel and welcome back to my channel. So it's been a while since I made a vlog, and for today's video ay gusto ko lang talagang pag-usapan yung bagay na ito, kasi I know some of you guys or most of us sometimes or always or oftentimes ay nagpo-procrastinate. So ngayon naman pag-uusapan natin kung paano nga ba mapigilan ang procrastination or yung pagpapaliban ng mga dapat nating gawin or yung mga bagay na dapat pinaprioritize natin in life. So if you guys are curious and interested, then please do keep on watching. But before that, if you haven't subscribing yet to my channel, please make sure to click the subscribe button below and also the bell button for you guys to be notified every time I upload a video. So if you guys are ready, let's get started. Actually guys, recently lang, parang past few months kasi parang napapadalas yung aking procrastination. So this is based on my experience, and gusto ko lang talagang i-share sa inyo kung paano nga ba maiiwasan ang pagpo-procrastinate at kung paano nga ba tayo makakapag-focus sa mga dapat nating ginagawa or yung mga dapat na pinaprioritize natin, especially yung mga deadlines. So a lot of you guys know that I am a working student. I am a full-time front desk officer sa hotel, and I am also a student, full online class naman yon guys. So that's the reason why talagang hindi ko maiiwasan mag-procrastinate after kong magtrabaho ng 8 hours or more than 8 hours, depende kung may OT. Kaya naman, di ba, kapag after mag-work, talagang pagod ka, talagang grabe yung pagod ko mentally, and yon nakaka- drain lang talaga minsan, no? Lahat naman tayo, guys, nakakaramdam ng pagod. Nasa sa atin na lang on how we are going to be calm, relax, at i-enjoy yung the rest of our day. Yung mga nakaraang buwan kasi, after ko talaga mag-work, even though I have a lot of to-do list sa aking Google Classroom, is talagang hindi ako gumagawa agad, no? Nagpo-procrastinate ako, pinipending ko, no? Kasi ang aking nasa isip or ang mindset ko is malayo pa naman yung deadline. Kaya naman, talaga nga namang ngarag ako dahil malapit yung deadline. Ganun yung mga naging experience ko those months or okay, past few months. Ganun yung na-experience ko. But now, actually, meron na lang akong one subject with 4 tasks na lang na nandito, ayan, ginagawa ko na siya. And ngayon naman, nalimitahan ko na yung sarili ko, nasabihan ko na yung sarili ko, at dinidisiplina ko yung sarili ko na dapat unahin ko yung dapat tapusin. So para sa mga student din dyan, or you are a working student like me, kailangan talaga is isipin natin kung bakit nga ba natin ginagawa, why we are studying hard, why we enrolled, diba, sa school na ating pinapasukan ngayon. So by that, siguro mai-inspire ka, mamotivate ka na, oh, I have a lot of to-do list, I have a lot of tasks to be done. At siguro ayun yung magda-drive sa'yo para talagang magawa mo na at matapos mo na yung mga activities mo. At para naman sa mga workers or mga empleyado dyan, like me also, a working student, tapusin nyo lang yung work nyo. Alam nyo yung feeling na kahit marami kang workloads, you have a lot of tasks to do sa workplace mo, pero dahil nga gusto mong matapos agad, kahit gaano karami man yan, guys, isipin mo lang at gawin mo step by step. In my case na minsan talaga or most of the time is nagmumultitask ako dahil nga ayun talaga yung kailangan kong gawin para magawa ko yung aking work, magawa ko in 8 hours of my duty yung lahat-lahat ng mga task ko, lahat ng pinapagawa ng manager namin, lahat ng mga
guest requests, quotations, billing statements, ganon, reservations, and all that, talagang nagmumultitask ako. So that's my way of not procrastinating. At isa pa nga sa mga nagpa-procrastinate sa atin, even sa students or mga employees, is yung phone. So grabe talaga kapag nababad ka na sa phone mo, sa social media, sa TikTok, diba, mag-i-scroll ka lang, manonood ka lang ng mga YouTube videos, Facebook feeds, Instagram. So kapag nababad ka na dyan, hindi mo mamalayan na grabe pala yung naaksaya mong oras. So habang pinapanood mo to, sana talaga maging motivation mo ang video na ito para gawin mo na ang lahat ng mga pending activities mo, pending workloads, at lahat ng mga to-do list mo na dapat pinaprioritize mo. Ngayon nga ay meron na lang akong 4. Okay, 4 to-do list. At deadline niya tomorrow. So, kaya ko na yung gawin today. Hindi naman masama, guys, na mag-relax minsan, na mag-me time, pero let's maximize our time. Let's have that schedule in our routine, di ba? Kasi kailangan maging routine mo na lang talaga yung mga bagay na dapat pinapriority mo, lalo na kung nag-aaral ka. Maging routine mo na magsagot palagi ng mga activities, maging routine mo na laging magbasa ng mga modules mo, pag-aralan yung mga yon, kahit gaano ka pakapagod, okay? Hindi masamang magpahinga. So, dapat talaga ay nababalance natin, okay, yung ating life. So, sabi nga nila, sa buhay ng tao, yung 24 hours na yon, 8 hours parang work, okay, 8 hours work. Yung another 8 hours mo is for family and friends. And yung remaining hours mo is, ayun, yung matutulog ka na, magpapahinga ka na. So, we have a lot of time every day. Kailangan lang natin talagang i-maximize and maging consistent and be disciplined, di ba? Kasi alam ko naman, mahirap talaga maging disiplinado in terms of managing your time management. Pero if you are striving to do that, to balance your everyday life, talagang magagawa mo. Lahat naman, pwede mong umpisahan. The hardest is yung maging consistent tayo. So, kailangan lang talaga natin maging consistent sa ating routines, sa dapat natin mga tapusin at i-prioritize in life. And by that, talagang ma-achieve mo yung mga dapat mong ma-achieve. And I know na makukuha natin yung goals natin kapag ginawa natin yung ating routine consistently. So, I hope na meron kayo natutunan sa ating vlog. So, thank you guys for watching. I'll see you again on my next vlog.